welcome back to another episode of Ronan na naman! So for today's episode ay hindi po ito challenge at hindi rin po ito ano vlog. Updated na makeup routine ni Mamshi. Everyday na makeup na ginagamit ko. And ayan, so katatapos ko lang maligo and medyo nagda-dry na ngayong hair ko, but usually ang ginagawa ko kapag after akong maligo, nagblo-blow dry ako siya. Pero since kaninang nag-prepare ako, parang nadudry na siya. Pero wet pa rin naman siya. Pero since wala naman akong pupuntahan ngayon, ayan, so hindi na tayo mag-blow dry. Pero kasi diba, kailangan kong mag-blow dry kasi minsan kapag lumalabas kami, ah, pangit. Ayan, so minsan kasi mag-blow dry ako kasi kapag lumalabas kami or kapag lumalabas ako, nagka-cup ako, eh ayoko naman na mag-cup na wet yung hair ko. So, ayun. So, after that, so wala po pala akong makeup as in wala pong nandito ngayon sa face ko. And, ayan. So, first step na ginagawa ko guys ay nag-skincare ako. And, magto-toner lang. Ayan. So, nakuha namin to sa Miniso. Parang 99 pesos lang siya. Pink cotton pads. 180 sheets. So, ayan. So, naglalagay lang ako ng toner. So, just let me know, guys, sa comment section kapag gusto nyo ng skincare routine pataas. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ayaw na ayaw ko po yung makeup before. Lahat po ng mga friends ko noon nagme-makeup and ako, as in, polvo at lip tint lang po noon. Kapag naka-toner na ako at kapag lalabas ako ng daytime, oh, alam naman nating lahat na kailangan natin ng sunscreen or day cream. Ayan. Yung mga, mostly yung mga day cream naman kasi, may sunscreen na yon. So, kailangan nating protektahan yung ating balat from the harmful rays of the sun. Ayan. So, circular motion lang siya, guys. And, ano, thin lang yung nilalagay ko kasi oily ako, guys. So, kapag oily ka, hindi ka pwedeng maglagay ng maraming product sa face mo. Lalong-lalo na ako, oily na, sweaty pa. So, kapag sabay-sabay na yon, wala. Nahuhulas na yung makeup ko. And, make sure na before kayo maglagay ng primer o kayo ng foundation, kung wala kayong primer, make sure na na-absorb na yon ng skin ninyo. Ayan, kung nakikita nyo ngayon, guys, may mga balbas ako ngayon. And, yun yung parating tinatanggal ko. Kasi ayoko, ang pangit kasi guys, mabilis lang siyang tumubo. I'm planning na magpa-laser ng facial hair, lalong-lalo na dito. Kasi naiinis na ako and feeling ko yun yung mga rason kung bakit ako nag-breakout. Kaya kung may mga alam kayo dyan na clinic na tingin yung first session pa lang, okay na siya sa facial hair, let me know para mapuntahan ko siya. Ang next na gagawin natin guys ay mag-shave na ako. Tinatanggal ko muna yung buhok. And itong shaver pala guys ay nabili ko sa Handyman. 600 lang siya. Ayan. So sabi nila, kailangan daw na parang kapag nag-shave ka, dapat yung hindi mo sinasalungat yung mga buhok. Pero sometimes kasi hindi kasi siya natatanggal. So let me know if okay lang ba yun or hindi. Ayan. So dito yung mga nakaka-relate sa akin na nagme-makeup na mga lalaki. In the process na hinahanap yung best na skincare para sa akin ngayon, I cannot say na sobrang kinis tong mukha ko. Malami talang problema tong mukha ko, lalo sa mga scars. If ever na-discover ko na yung perfect na skincare, ayan, pwede kong i-share sa inyo at baka mag-work rin yun sa inyo. And syempre, i-check ko rin yung kilay ko kapag may mga buhok-buhok sa baba na kailangang tanggalin. And as of now, parang wala naman. Primer na tayo. And ito yung primer na gagamitin natin ngayon. So, gagamitin natin ngayon tong Elana Blur Primer. So, ang napapansin ko dito guys, sobrang smooth ng aking... Oops! And kahit ano, kahit konting-konti lang ilalagay ko. Tingnan nyo yung ilalagay ko. Eh, sobrang konti lang, pero it works well for me. Inuuna ko muna dito. Ko na naman mga pores. Alam nyo guys, mas okay kasi kapag yung foundation naglaglide siya ng mabuti sa yung mukha. Pero mga last month, kaya naisipan kong gumawa ng updated makeup ko. Kasi minsan nakita ko kasi yung video na ginawa ko sa yung mga unang videos na aking makeup. And nakakatawa. And now I'm having here my dump sponge. Ayan, from Miss Bella. Ayan, thank you so much Miss Bella. And right now, ang gagamitin kong foundation, and actually, ito yung parang palagi kong go-to foundation ko, yung Max Factor Healthy Skin Harmony. Bronze 20 yung shade niya, and kung nakikita nyo,
malapit na siyang maubos. Ayan, so binigay lang sa akin to, guys. And, wala, gusto ko siya sa skin kasi sobrang light niya. Di kasi pwede sa akin yung maglalagay ako ng maraming product sa aking mukha. Kasi, ang nagiging tendency niyan, guys, kapag nagiging oily na ako, tapos sweaty pa yung aking mukha, nagkikip na yung foundation ko. Kaya, konting-konti lang talagang nilalagay ko. And, so isang pump lang yung nilagay ko dito sa sponge. And then, i-cover ko na yung buong mukha ko. So, ayan. So, inuuna ko dito sa part na to kasi ito yung may marami akong problema. Ayan, pataas. Wala, ewan ko, hindi ko sinasabi na ito yung dapat na gawin ninyo, pero ito lang yung tingin kong nag-work sa akin. Ayan, guys. So, tapos na ako sa foundation. And then, next, ang ginagawa ko, kapag wala lang, gusto ko lang lumabas kapag nagmumol kami, hindi na ako nagko-concealer. But, kapag kailangan ko ng concealer, ayan, so ginagamit ko tong Boing Concealer ng Benefit in the shade number 4. Enough lang na makover niya yung dark under eye ko. Ayan, so kapag nalagay na yung product, kinagamit ko pa rin yung sponge blender. And naalala ko noon, gustong-gusto ko ng makapal na makeup. As in, 2 pumps, 3 pumps, ganun. Pero ngayon, gustong-gusto ko na isang pump lang. Set ko ng aking face using the Feature and Shades 2-Way Cake in the shade Chino. So in fairness, ito yung isa sa mga hindi nagbago. Pero ito minsan yung mga ginagamit ko, Hello Flawless, ayan, from Benefit. Ito minsan yung ginagamit ko, pero for my everyday use, ayan, ito, FS. Hindi ko muna siya blend, nilalagyan ko muna siya ng product. And then after that, blend ko na siya. Oh, alam kong nami-miss nyo itong pag-blend ko. May mga nagpa-comment minsan eh, kung bakit hindi na raw ako nag-blend sa mga videos, kahit sa mga challenges. Kasi, noon kasi guys, nag-blend-blend ako, ang dami kong nababasang comments na parang ano ba yan, blend ka ng blend. So, parang tingin ko naiinis na sila sa akin noon, kaya tinry ko na tanggalin yung ginagawa kong yon. Pero mahilig pa rin akong mag-blend. And then, dito pa rin yung first brush ko na binigay ni Michelle. Nasaan na ba yun? Mayroon akong tatlong favorite na brushes. Ito nun, ito yung una, kinikip ko pa rin siya. Yung isa naman, yun yung twinit ko nun na nawawalang brush. Medyo malaki-laki na siya, tingnan nyo. Napakadaling mag-blend. Sa mga kapareho kong malalaki yung mukha, kailangan nyo tong brush na to. Parang 800 to 900 lang siya sa, ayan, beauty bar. Gustong-gusto ko talaga ng mga malalaki kasi, oh, tingnan nyo naman guys, ang laki niya. Ang brand niya pala ay Earth Therapeutics. And okay siya, malambot siya sa mukha. Hindi na ako masyadong naglalagay ng powder kasi ayan, diba? The more na product na ilalagay mo sa iyong mukha, the more na mahihirapan ka na ibalik yung freshness mo kapag nasa labas ka na, lalo na kapag mainit. Actually, 10 to 15 minutes nagagawa ko na ako yung makeup ko, guys. Pero natatagalan ako ngayon dito kasi napipressure ako sa inyo, baka ma-judge ako. Ang gamit nating pang contour ngayon guys ay, at dalawa lang yung pinagpipilian kong pang contour. Etong hula, kung gusto ko lang ng light. Kapag gusto ko naman ng mas pakak na contour, yung talagang sobrang pigmented, ginagamit ko tong EB Advance. Ayan, so minsan pinagmimix ko yung tatlo. And then tap. So nag-i-start ako dito. Pinupush ko yung products dito sa gilid ng hair ko, ayan. So, tinataas ko na rin siya papunta sa aking forehead. So, kung nakikita nyo, ito yung may contour. Oh, mas naging chiseled na dito ko sa part na to. And dito, wala pa siyang contour. Pero, kung gusto naman ng natural, ayan, kay hula tayo. As in, napaka-subtle lang niya. Kalma. Ayan. Pero, para nga magiging pantay, ayan, ituloy-tuloy na natin ang EB Advance. Ayan guys, so ito na yung ating contour. Masyado ba siyang matapang? We move on to our... Move on. Ayan, so mag-blush on na tayo. And ito ang aking favorite na blush on, tong Nishido. Ayan, so kung nakita nyo naman, nag-hit ko na yung pan in the shade Cool Rum. Sobrang subtle lang ng blush niya guys, ng color niya. Gustong-gusto ko siya. And sa mga hindi mapuputi kasi natulad ko, okay siya na shade ng blush. Yung parang may orange na redness na pinkish na ewan. Magkikilay na tayo. It's my favorite part. Share ko sa inyo yung favorite na pangkilay ko. Precisely my brow pencil from Benefit and Browsings. So kung gusto ko ng pakak, ayan, ginagamit ko to.
And kapag gusto ko ng natural lang, yung powder at saka wax yung ginagamit ko. So ito guys, tong pencil na to, meron siyang spoolie dito sa dulo, ayan. Dito naman yung pencil, gustong gusto ko siya kasi talagang sobrang thin lang niya. Nakakadraw ka talaga ng hair-like strokes or kung gusto mong maging bold yung kilay mo, ayan. So ginagamit ko to. Talaga yung mga unang naging favorites ko na pangkilay. Tapos dito guys, nagdadraw na ako ng hair. And then, grabe to kasi isang swipe mo lang. Grabe yung pigment niya. Since kung nakikita nyo, kulang ako ng tip, maglalagay na tayo ng tip ngayon. Ayan. So, kung nakikita nyo, sobrang nakakatusok na siya. Ayan. Kasi nag-extend na ako. Nag-fill in na lang ako ng mga spaces sa aking kilay. So, tignan nyo naman, guys. Ito yung meron at ito yung wala. Tignan nyo, ang ganyan talaga nito. Binabrush ko na siya. Dito sa part na to, pataas. And then, kapag nasa gitna na ako, ayan. Mas madaling magkilay kapag nakapa-threading kayo or nakapa-wax ng kilay. Mas madali siyang iayos. So, para maging intact siya, nilalagyan ko ng gimme brow. Para ma-set. And maayos-ayos yung buhok para iisa yung pupuntahan nila. So look at the difference guys, ang pakak na sa kabila. So dito naman sa kabila, gagamitin natin tong browsing. Kung gusto mo ng pakak na kilay using browsings, ito ang okay sa browsings. Kasi kung gusto mo ng natural na kilay at kung gusto mo ng pakak na kilay, magagawa mo siya both. Paano? Kung gusto mo ng natural na kilay, maglagay ka lang ng powder. Unahin mo yung powder and then you're done. Pero, kung gusto mo naman ng bold na kilay using the browsings, ang ginagawa ko, as in itong part na to, nilalagyan ko muna siya ng wax, and then sineset ko siya ng powder, and nagiging pakak na siya. So, para masabayan itong pakak na kilay na to, mag-wax muna tayo dito sa kabila. So, same, nag-start ako dito sa gilid. So, dito naman sa taas. And then, mag-drawing din tayo dito ng parang buhok-buhok. After that, mag-tip na rin kayo. Ito, putol kasi itong kilay ko guys, kaya kailangan ko talaga ng tip. Set na natin siya ng powder. Tignan nyo guys ha, ito ngayon yung wax lang yung nilagay ko. Ganyan lang kalight yung paglagay ninyo para hindi rin naman matanggal yung powder na pinang-set nyo ng wax. Ayan. So, ito yung ginamitan ko ng My Precise at ito yung ginamitan ko ng browsings. Ayan. Pinagpapawisan na ako guys. Nagka-curl na ako ng lashes. Ito yung mga unang nabili ko na eyelash curler ko. Gagamitin natin ngayon itong Bad Girl Bang. Ayan, minsan ginagamit ko rin itong Holika. Hindi rin kasi siya nag-i-smudge kaya gustong gusto ko siya. Pero for today, gagamitin natin ang Bad Girl Bang. And kapag gagamitin natin itong Bad Girl Bang, ayan, gusto ko kayong i-zoom in para makita ninyo. So, ang gagamit ko pala ngayon yung travel size. Kung gusto niyo na para naka-false eyelashes kayo, ayan. So, perfect na gamitin nyo itong Bad Girl Bang. Para nag-create siya ng legs ng spiders. So, tignan nyo guys, para na akong naka-false eyelashes. Ito yung wala. Ito yung meron. Try nyo itong Bad Girl Bang. Ayan. Tignan nyo. And look at the magic. Oh my God. Naglalagay ako ng highlight, pero actually ang ginagamit ko guys ay itong Gold Rush. And then naglalagay na rin tayo dito para mas maging matangos pa ang ating ilong. Ayan, so finally, malapit na tayong matapos guys. And usually ang ginagamit ko, nag-lip tint na lang ako. Hindi na ako masyadong ma-lipstick. Pero gusto kong magpasalamat sa Vibes Cosmetics sa pagbibigay po nila ng bagong-bagong water lip tint nila. Ayan, mag-hi naman kayo kay Kisa at Maymay. Water gel lip and cheek tint. This retails for 145 pesos only at meron tayong 8 na shades. So, ito yung Sisteret. Ayan naman yung Chos. Seswang. Ayan, swatch ko na lang guys kasi nung nag-IG story ako, ang dami yung reply na iswatch ko to. So, meron naman F na F. Itong beshi parang orange, red-orange. Ganun to eh. Pa virgin.
Gina G. G ka ba? Last but not the least is we have the Kyondi. So, gagamitin nga natin ngayon tong Kyondi. Ayan. So, basically guys, ito lang yung daily makeup ko or ito yung updated makeup routine na ginagawa ko kapag ayan, nag-film, kapag lumalabas. And ayan na nga guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to at lahat ng products na ginamit ko for today ay ilalagay ko sa description box. Kaya i-check nyo na at kung gusto nyong matry, yun, itry nyo na rin siya. And yun, just let me know if you like more of these videos or if you like skincare videos. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, ayan, don't forget na mag-like. And yun, just let me know kung ano yung mga gusto nyong pagawa sa akin sa comment box sa baba. Ayan, mag-comment na kayo. And don't forget to like, share, and subscribe. This is your Mom Sharon na nagsasabing saan man, kailan man, ano pa man, mamatay man si Batman, dumating man si Superman, ako ang inyong Wonder Woman. Bye!